And today, magbabash lang tayo ng mga Filipino YouTuber. What's up? What's new? Anong trending? So, okay, not totally namang babash tayo, but instead, bibigyan ko kayo ng mga simple tips para hindi kayo mabash. Bibigyan ko kayo ng simple tips to be a much more better Filipino YouTuber. Number one typical Filipino YouTuber is the sub for sub guy. Ito yung mga YouTuber na walang ginawa kundi mag-comment ng pasub po. Or pa-subscribe naman po. Pa-sub naman po, kuya. Ito tayo kay Yim's Vlog. Yan. Comment tayo, comment. Kuya, pa-sub po. Pa-sub. Kuya, nag-subscribe po ako. Pa-subscribe din. Chill lang kayo, mga pa-sub for sub, guys. Meron ako sa inyong ititip para hindi nyo nagawin ulit ito. Number 2 Filipino typical YouTuber natin ay si The Scheduler. Ito kalimitan ng mga senaryo ng tinatawag nating The Scheduler. Panoodin natin to. What's up, guys? Welcome back to my channel. Pasensya na kayo at antagal kong hindi nakapag-upload ng video. Pasensya na kayo talaga, guys. Sorry. Sorry talaga, guys. Kasi alam nyo naman, busy sa school and stuffs. But yeah, now I'm back. And starting this Tuesday and sa mga susunod na Tuesday, imakita nyo na sa calendar nyo na every Tuesday, mag-upload daw ng video. 8 PM in the evening. So yeah, kita-kits tayo, guys, every Tuesday. Many months later. What's up, guys? Welcome back to my channel. Pasensya talaga, guys, kung hindi ako nakakapag-upload nitong mga nakakaang months. Because alam nyo, grabe, nasira yung vlogging camera ko. So wala akong magamit. But now, guys, I have a good news for you. Meron na akong bagong camera. It is called D6900. Tignan nyo naman, napaka-wide lens niya, guys. So, abangan nyo yung mga susunod kong video. Every Tuesday, mag-film na ulit ako. Tatawagin natin tong Music Tuesday. And at dahil nga meron tayong bagong 6900 na camera, to celebrate that, hindi lang tayo every Tuesday magkakaroon ng episode. Imakita nyo sa calendar nyo, every Thursday, meron din tayong episode na tatawagin natin Throwback Thursday. Tandaan yan, guys, ha? 2,000 years later. What's up, guys? Welcome back to my channel and I'm back! Pasensya na talaga kayo, guys, kung hindi ako nakapag-upload this past few months. Kasi alam nyo naman, grabe. Number 3, the personal messenger. Bakit personal messenger? Ito yung mga YouTuber na nagme-message pa talaga sa'yo personally pag meron silang bagong upload na video. A++ sa effort, guys. But it's kinda annoying, especially kung hindi naman talaga kayo sinusubaybayan nung taong pini-PM nyo. Huwag mo naman isa-isahin yung online friends mo. Kaya nga tayo may subscribe button para ma-notify yung mga sumusubaybay talaga sa'yo, yung mga gustong manood sa'yo pag nag-upload ka ng video. Pwede naman din natin itong i-share sa social media, pero i-post natin as a status or dun sa wall natin. Pero syempre, huwag nyo naman itatag isa-isa yung mga friends nyo. Mamaya 30 ang friends nyo na yung nakatag doon with friend 1, friend 2, friend 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang sa hindi ka na makapag-tag. Number 4 typical Filipino YouTuber is the collab tayo. Ito yung mga YouTuber na mag-aaya sa'yo na makipag-collab. Plano, usap, excited kayo, excited siya. And then, dadating na yung time na mag-shoot na kayo. And pagkatapos na ng lahat, syempre yung nag-aya sa'yo, siya yung kalimitang mag-i-edit ng video. And nakalipas ang 2 weeks, lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 3, 4, kalahating taon na, wala pa din ang collab video nyo. Then, imi-message mo ngayon siya. Ay, ano na kayo nangyari sa collab namin ni Will Dasovich? Ma-i-chat nga. Hey, Will. Kamusta na?
ano nang nangyari sa collab video natin? At ang isasagot sa'yo, pare, busy ako, pasensya na. Hayaan mo, next week, hindi na ako busy. Next week talaga, promise yan, Pex man, mamatay man. Why the f*** you lying? Why you always lying? Oh my God, stop f***ing lying. Always lying to me. You lying so much. You making it hard for me. And sa hanggang inamag at nalaos na at nawala na at nawalan tayo ng gana at yeah, nalungkot na tayo dahil sayang lahat ng effort natin dahil wala rin. Walang kinapuntahan ng collab video. And last but not the least, applicable to usually sa mga vlogger, ang my ma video lang. Good morning guys, kakagising ko lang. Peace. Hi guys, almusal tayo. Ito lang almusal ko ngayon, sampalok. Wala kasing pagkain. Kain tayo. Kain. Teka lang, inom lang ako tubig kasi uhaw ako eh, uhaw. Hi nga pala kay ano, Jonaline. Hello. Eh, wala na guys, naiihi kasi ako. Ayan, guys, nood lang ako, ano, video ni Yim's Vlog. Idol ko to eh, idol ko to. Tignan mo, yan o. Pogi, oh, pogi. tumawa. So, good night na guys. Bukas ulit. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. And see you guys tomorrow. Don't forget to like and share this video to your friends and everyone. So see you next vlog. Okay. Ilan lang yan sa mga typical YouTubers na napapansin ko. Ikaw. Isa ka ba dyan? Ako medyo guilty ako dyan sa may mga maima, tsaka sa mga schedule, nagagawa ko din yan. Eh ikaw, tinatamaan ka ba? Well, ito ang mga tips ko para sa inyo. Instead na magpa-sub for sub ka at nauubos ang oras mo kaka-copy-paste ng comment sa lahat na lang ng Pilipino YouTuber na kilala mo, is try creating an interesting video. Yung video na ipagmamalaki mo at mapapasubscribe kusa ang mga manonood neto. For example, try making a trending topic like this. Or involve your co-YouTubers on your video like this. Hi guys! Kamusta kayo? And I'm here again for another video. This video will be another tag. Yes, I really like doing tags. Actually, the quality of the subscriber is much more important than the quantity. Ang dami mo nga napasub for sub, pero onti lang naman yung nanonood ng mga videos mo. So what's the point, diba? Next tip is try doing videos without scheduling it. I-feel nyo muna kung talagang committed na kayo gumawa ng YouTube videos. Gawa lang kayo ng gawa. Sige lang, gawa lang. Nang walang schedule kung kailan kayo free, mag-upload kayo. And then after 2 to 3 months, pag naka-adjust na talaga kayo, pag na-feel nyo na kaya nyo na talagang mag-schedule, go! Mahalaga ang nag-i-schedule dahil natatatak yan sa mga viewers natin kung kailan may lalabas tayong bagong video. Mahalaga yan, araw at oras. There's a lot of things para mag-grow tayo as a YouTuber. Sometimes people subscribe depends on our looks, topic, or genre ng videos natin. Sometimes, sa character mismo natin sila nauhook kung patok ba sa kanya ang sense of humor mo, kung nagagandahan ba sila sa kanta mo kahit hindi ka naman singer, at kung nai-inspire ba sila sa mga videos mo. Sometimes, sa mga hinaharap ng mga viewers ay kung informative ba ang iyong video. Yun lang yung some characteristic na hinaharap ng mga viewer para mag-subscribe or sumabay-bay sila sa mga videos na ginagawa natin. This is just a little advice for you. Just keep
uploading. Let's try to improve our videos every time na nag-upload tayo. Improve in terms of speaking or video angles. Or dadaanin natin sa video editing. So yun lang. I hope na may natutunan naman kayo. And I hope na maging successful tayo sa mga goals natin as a YouTuber.